Ito ang kabundukan ng Sierra Madre. Sadyang napakaganda. Ang mahabang kadena ng kabundukang ito ay matatagpuan sa east side ng Luzon, mula Quezon hanggang Cagayan. Ito ay nagsisilbing front spoiler na pampahina ng mga bagyong mula sa Pacific Ocean. Mayaman ito sa koleksyon ng mga halaman at hayop na sa Pilipinas lang matatagpuan, katulad ng Philippine Eagle, Philippine Kalaw, Philippine Cobra, at dito rin umuusbong ang mga kakaibang species ng motoristang Pinoy na kilala bilang Philippine Kamote. Welcome to the Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Speedway. Highway pala, highway. Hi guys, ako si Ramon Bautista at ito ang aking safety tips para hindi madali ng kamote at mag-enjoy sa biyahe dito sa Marilaki. Yan. Ayos ba? Thank you. Yes! Lagi nating naririnig ang salitang kamote. Pero hindi yan yung ginagawang kamote cue. Masarap yun, tsaka masustansya. Ang kamoteng binabanggit, yung salot sa daan. Mahabang video ang kailangan para matuhog ang definisyon ng motoristang kamote. Pero sa madaling salita, eto yung mga riders, bikers, drivers, o kung sino mang delikadong magpatakbo ng sasakyan na maaaring makadisgrasya ng sarili, or worse, makapahamak ng iba. Huwag na natin patagalin. Simulan na nga natin ang tip sa pagiging safe. Unang tip, huwag maging katulad nila. Maging safe at nagsisimula yan bago umalis ng bahay. Okay. Alright. So yun na, pre-flight check ng motor mo. Siguruhin mo good condition. Tignan natin yung gulong. Yung gulong kung may ilaw. Yan. May ilaw yung mga park light niyan. Brake light, yung mga gana. Sa harap, meron ding ilaw, naman tayong helmet. Surbulin mo yung helmet mo kasi sa'yo, no? Gloves. Ang gloves, no? So, protection sa knuckle, tsaka sa doon. Meron tayong jacket. Boots. Riding boots. Riding boots, check. Meron tayong built-in knee pad. Yan. Comfortable dapat. Nga pala. Tsaka face mask. Kung mo naman ngayon, hirap na. Sabi nga nila, dress for the slide, not the ride. No? So, kahit na mukhang action star ang dating ano, minsan mukha kang Ninja Turtles, okay lang yan. Huwag mo na silang isipin dahil hindi sila nakatingin sa'yo, hindi ikaw ang sentro ng mundo. At higit sa lahat, eto no, MaxiCare E-Ready Advance. 50,000 pesos coverage. Huwag nyo kakalimutan to, so parang lisensya mo yan, lapat, lagi mong dala. Tapos tignan mo yung weather, yan. Preferably, maganda yung weather. Diba, rock and roll, gusto sa mga maulan tsaka sa mabagyo, pero it's a risk. Well, anyway, so maganda weather. So, tara. Let's go. Ayan! Maganda ang view. Makapasabi ka ng I love you. Okay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Magsimula na tayo sa ating mga safety tips. Simulan natin sa paghahanda at napakadaling tandaan, blow baguettes. Ibig sabihin, i-check natin ang brake, lights, oil, water, battery, ano ba? Air, gas, engine, tire, and self. At yung self na yan, napaka-importante po niyan. Let me explain.
Ayan, bago bumiyahe, magpaalam muna kay Mrs. Kumain, Jumebs. Ayan, chef. Pwede ka naman Jumebs dyan, sa mga ganyan. Tawag doon, one with nature. Kaso lang, ang baboy nun. Tapos, ayan, maligo kayo, guys. Kasi, pag nagra-ride kayo, tas nangati kayo, gaganong-ganong kayo. Hindi kayo makakonsentrate sa pag-drive, diba? So, takaw, disgrasya din yon. Yon, gawin nyo na yung mga bagay na yon para hindi makompromise ang concentration nyo sa driving o riding. Ganon, no? Siya pa ng pa-flash. Tanong lang, no? Ano ang ibig sabihin ng double yellow line? Double yellow line? Oo. Bawal umovertake. Pagka double yellow lane, it's strictly only one side. It's either going up or going down. What I mean is, hindi ka po pwede mag-counter. Kayo. Okay na. Same. Very bad. Oh. Wow. Ano ibig sabihin yung ganyang lane? Double-sided. Bawal umovertake. Pag may bantay. Pag wala, ay wala. Yan ba eh, alam mo lang, o sinusunod mo talaga? Sunod ba yan, chef? Lalo na sa marina kayo. Ayan. Anong safety tips mo, Pogi? Huwag kang overtake, basta ano, double lane. Kakasabi mo lang eh. Which brings us to tip number 2. Kasi po, para sa akin, ang very definition ng kamote eh yung walang disiplina sa trapiko. Ito ang heart and soul of kamotehood. So tayo po ay umiwas sa pagiging kamote by following traffic rules and regulations. Okay, mga traffic rules, hindi yan para sa alin tayo. Nandyan yan para maging guidelines, para tayo ay maging safe, ang traffic ay maging free-flowing, but of course, as a result, magiging mas enjoyable para mas para sa mas nakakarami yung biyahe. Ito, o. So, ayan. Ayan, ay ito. Importante to. Next tip. Familiarization sa daan. Do, dire-diretso lang naman to. Kung ito, infanta kayo, sundan mo lang yung daan, di ba? Dapat, maski papano, kilala mo ang highway na to. Alam naman natin na hindi natin naman may memorize ang bawat kurba, pero magkaka-idea ka kung saang part madulas, maraming buhangin, tsaka outright delics. Mas maganda na sa unang ride mo, magdahan-dahan ka muna o sumama ka sa mga nakakaalam. Tapos syempre, pag familiar ka na, huwag ka rin masyadong maging overconfident. Because remember, kamote strikes anytime and anywhere. So yung mga kurbang ganyan, yan po ang magnet ng mga kamote. Kasi papansin nyo, pababa siya. Tapos, so may momentum yung mga mabibilis na riders o mga kotse. Ngayon minsan, yung daan gumaganon. Siyempre hindi sila nakakaliko, ang tawag doon overshoot, no? So kung ikaw yun, halimbawa yung motor na yun, sapul ka kapag may umovertake or sobrang bilis na sasakyan at nag-overshoot siya. So, maraming ganyan dito. Ingat. Ito ang second pinaka-dangerous na kurba sa Marilake. At ito naman ang first pinaka-dangerous na kurba sa Marilake. Yan, itong kurba na to, yung pababa na ganun. Delix din yan, pagbaguhan ka. Ako, lagi ako nagiging muntik dito kahit ngayon. So, approach with caution. Huwag kayo nyo nang patunayan sarili nyo na, magaling ako, si Ramon. Delikado dyan. Ako, hindi. Basic lang yan. Mas bahala kayo dyan. Ito yung part 2. Gulong at asfalto, sila eh tinadhaan ng magtagpo. Pero pilit silang pinaghihiwalay ng tubig, langis, buhangin, tsaka ng kakulangan ng skills. Pag nawala ang kapit nila sa isa't isa, hinagpis at lungkot at sakit ang resulta. Susunod na tip. Ride within your limits.
Huwag mong ipilit makipagsabayan o makipagyabangan sa mga nagmamabilis. Chill ka lang, kasi hindi naman karera yan. Kung naiiwanan ka ng mga karayod mo dahil humahataw sila o kaya dahil kamote sila, hayaan mo lang sila dahil tulad nga ng sabi natin, hindi ka naman maliligaw dito dahil dire-diretso lang to. Enjoy the ride dahil ang buhay hindi pabilisan, kung hindi pasarapan. Oh, yan ang feeling ko sa mga pinakamagagandang view dito. Yung bundok na yan, oh, parang sa Windows. Parang screensaver eh, no? Parang Windows 98 screensaver eh. Ayun guys, napiliin nyo rin yung araw na pagpunta nyo rito. Pagka weekend ng umaga, yun, sobrang dami ng tao niyan. Weekend ng hapon, medyo rin. Ang pansin kong sweet spot dito eh, weekday ng hapon. Ayan, medyo maluwag-luwag pag madilim na, nagfa-fog sa ilang parts, kaya dapat malakas yung ilaw mo. Last but not the least, ang masasabi ko lang eh, failure to prepare is preparation for failure. Dapat tayong maging advanced mag-isip, maging mapagmasid sa mga dangers na nakapaligid sa atin, yung mga riders na potentially maging dahilan ng kapahamakan eh, mga pasuray-suray na ganyan, iiwas tayo dyan. Hindi naman tayo mga mind reader o manghuhula na kayang i-predict ang future, pero yun nga eh, kaya diba dapat lalo tayong maging handa at huwag maging padalos-dalos. Naku, baka sabihin nyo naman, no, no fun naman yan. Maganda kung walang plano-plano, yung go with the flow lang para mas masaya. Ay nako, iba syempre yung spontaneous sa careless, tama po ba? Mas masaya kung always ready. Yan, napakagandang view. Yan ang pinunta natin dito. Tsaka helmet hair, don't care. So yun ano, para makasiguro, laging dalhin ang inyong MaxiCare E-Ready Advance Card. MaxiCare E-Ready Advance for emergency, confinement, and consultation. The first prepaid emergency health card. So, bago bumiyahe, i-ready ang ating MaxiCare E-Ready Advance. Meron tayong up to 50,000 pesos ER coverage, including those leading to confinement in a regular private room. May easy registration via SMS or online. No paperwork needed. At syempre, affordable and easy to purchase in shop.maxicare.com.ph, Lazada, or Shopee. Ito ang ating last line of defense sa mga kamote. So, in case may mangyari sa atin, wag naman sana. Well, at least advance tayo mag-isip at meron tayong E-Ready Advance from MaxiCare. Ayan. So, ride safe, lagi mag-ingat, enjoy life, and JDM number one. Ayan. At yan po ang ating tips. Konti lang yan pero sana po makatulong. Applicable sa mga motor, kotse, tsaka kung anumang sasakyang ipangtatahak mo sa mga daang katulad ng beautiful, enjoyable, but potentially dangerous roads katulad netong sa Marilake. Talagang maraming nagbabadyang sakuna sa buhay. Napapaligiran po tayo ng mga delikadong bagay, pero hindi naman pwedeng mabuhay tayo sa kaba at takot. Nandyan po ang magagandang view ng mga highway na ganito para ipaalala na malaya tayo at may reward kung lalabas ka at mag-a-adventure. Basta mag-iingat, magiging laging ready, at magiging advanced mag-isip.